guys! It's me, your girl, Kiara B! So, good morning po, mga malabas dyan, mga baliw-baliwers, chu-chu-chu. Dami pa bang sa ate nyo? So, ngayon po ay March 24, 28 at time check 3:23 AM. So, this vlog is all about my first ride tour. So, isasama ko kayo sa ride ko ngayon. Ito po yung mga naka-motorcycle din, may mga best sila na magra-rides gano'n. So, ang sabi daw, ang rides namin ngayon ay Subu, Batanga. So, pwede pa kasing mag-iba yung choice nila kung Antipolo, Bulacan. Pero sana Subu, Batanga. So, 3:23 AM at ang time check namin ay 4 AM. At nandito pa kami sa bahay. Doon yung pakukagulo ang gamit namin at nag-aayos pa kami. So, update ko na nga kayo mamaya. See you later. 7:48, nasa Tagaytay na po kami. Sila nagpapagas. Nadar na kami ulit. Bye-bye. What I thought would they pay me close? Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah, girls like you. And yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spend last night on the last flight. Dito na po kami sa Matabungkay. Prima Ibera po ata yung pangalan. Punta kaming beach. Daming tao. At ang init po, di ba? Hindi ako nakapag-vlog habang papunta kasi nagkakagulo. Dahil may mga naliligaw. Pang-uwi ko pa pala to. Ay, parang bed ko po. Ganda naman dun, oh. Magkano kaya dyan? Mamaya, di pa pwede magbasa. Ay, La Primavera. Yung pala pangalan ng resort na napuntahan namin. Hanggang paapaalang muna ako. La Primavera, Matabungkay Beach Resort. Ayan po. So, ngayon, ay taray, may friendship ka na. So, kulot tayo ngayon, no? Maganda yung mga hair natin. Pabalik na po kami ng cottage kasi mag-base na ako at mag-swimming na ako. Kailangan ko muna yung demo. Ay! Pak na pak si Bakler. Ako lang po kasi yung babae tsaka siya. Kaya lang, kaya kaming dalawa yung nagkakasundo. So ayun na guys, magdadapagod na Madam Girl, sarang. So, pagod na ang atay nyo. Di ba puro buhangin na yung pa ako? Ako din naman eh. Nakakapagod kasi sa biyahe, no? Ang init. Oo. Sabayan mo pa lang, sinang sumayang plank? Ay, ewan ko kung sino. Alam ko ikaw yun. O hindi ako yun. So ayan. Ikaw muna ngayon. Saan ba tatin ka ngayon? Malamang sa cottage na. Abangan mo ito sa YouTube ah. I-upload ko to. Sige lang. Ito yung makasama na ako. Sige na, babae. Ah, sige. Apel. So, yan. Ngayon po, nandito po tayo sa beach area. Ano po, ayan po ang shadow natin. Yan ang ating paa. Paanglit na siya ng ilang piraso. Hindi po ako masyado nakapag-vlog, lalo na yung naka-alis. Kasi nagmamadali na kami dahil Filipino time. Napakatagal nilang dumating, di ba? So, dito na tayo. Adjusting ang camera din. Dito po tayo sa tabing dagat. Di po ako masyadong nakapag-video kasi nagmamadali po kami. And alam niyo naman, Filipino time. Pag sinabing call time, 4 a.m. mangyayari 5 or 6 a.m. na po kami nakaalis. So, ayan po ang view natin ngayon dito sa... Ano nga po ito? Primavera Beach Resort. Matabungkay po. Ayan.
Malinis po yung dagat. Malinaw siya. Pero maraming tao po. Eh, hindi ko po maalaman kung nasan yung mga kasama ko. Ano yun, pag may problema kayo, masarap lang na nasa tabing dagat, naririnig yung ganyan. Kaya ngayon, abangan niyo po yung tsura ko. Sinasarap na po ako. Ayan ang paangkit ni Mayora. Tapos, so ngayon, nag-init-init sa, sa tabing dagat. Tisgat nga sabi nila. Tapos, ayun na nga. Sabi ko po, hindi ako nakapag-video dahil syempre, ng oras na kami dito kasi hindi kami pwedeng matagal dahil rides na ito, di ba? So, enjoy lang kami ng mga views lang dito lang yun. Pero, sobrang dami isda na maliliit. Sabi nila, pag daw naglotay dito, puro si Urchin. Yan. Kaya hindi pinapakita sa sarili ko kasi gusto ko lang ma-record. Gusto ko rin mapakita kung gano'ng sarap yung nawala yung stress sa isang bagay. So, ayun lang po. So, lalangin ulit ako. Mamaya mag-update na lang po ulit ako. Bye! Mamaya nandito po ako sa dagat. Kasi sakit daw yung mga bato. Low tide, no? Kasi ang babaw doon sa riba ka, kanina mataas yun. At ano oras na ba mag-alis ko na po, ano? Sunod-sunod na po ako. Narinigyan, wala daw po siyang brief mamaya. Abangan mo ito sa YouTube. O, tignan mo 86% agad. Abangan niyo ito sa YouTube, ah. Nagsiwi, ano po kami lahat. So, good morning. So, hindi ako nakapag-vlog na kagabi. At, ano na po ngayon, 12 o'clock na ng tanghali. Sobrang hagar. Talagang pagod. And, may mga muta-muta pa ang atin niya. So, maghihilamos lang ako. Then, mag-explain ako sa inyo mamaya kung ano ng mga nangyari kagabi. Be right back. So, ayun na nga po, nakapag-ice na ako at ito na. Hindi talaga ako nakapag-vlog na kagabi pa uwi. Kumain pa kami ng
mami sa Mami Pares, pero hindi ko na talaga kinayang mag-vlog talaga. Pag-uwi, charge na lang lahat, then tulog na kasi talagang hindi ko kaya. So, ayun, ikikwento ko na lang dito kung ano, mga iba pang nangyari na hindi ko nakuhaan ng video. So, sorry, pasensya na rin sa boses ko, medyo ngongo kasi sinisipon ako. So, ayan, ganyan na lang po muna ang setup natin ngayon. And, pasensya na po kung bukas yung, or kung maririnig yung tunog ng electric fan kasi nainitan, mainit. And, patay yung aircon. Hindi ko nabuksan, nakatulog ako nang nakapatay yung aircon kasi parang nandun pa rin yung ramdam. Ramdam ko pa rin yung lamig ng Tagaytay as in. Sobrang lamig, sinasabi ko sa inyo. From Cavite, Tagaytay, Batangas, yung gitna, sorry, may sipon kasi ako eh. Yung gitna ng Tagaytay na habang papaalis kami doon, papunta kami, saksakan ng lamig, alam niyo yun. Tapos, edi ito na, kakwento kasi yung mga hindi ko na-record. Simula natin sa umaga, nung pagpunta namin doon, as usual, Pilipino time, 4 a.m. ang call time, pero nakaalis kami 5:45. Siyempre, mga Pinoy tayo eh. Tapos, edi yun. Tapos, pag-alis namin, siyempre, first time ko mag-rides, akala ko kaya kong mag-video habang umaandar kami, pero mabilis ang andar namin. Bayad ako kung ako sa sipon na to, visit. Okay, so ayun nga, visit na sipon to, diba? So, ayun nga, sinasabi ko nga, akala ko kaya kong makapag-vlog, video habang pumupunta kami, pero nagkakamali ako dahil hindi ko kaya. Kasi, mabilis ang takbo, syempre, nito, sa, kailangan diba, sama-sama kami sa isang hilera, or basta magkakasunod kami, tabi-tabi. May vest naman kaming dala, at ito yung papakita ko sa vest. So, ito yung vest namin. Ayan, syempre, may pangalan po namin dito. Ayan. Tapos, ito yung sa likod. And, alam nyo yung pag natapatan siya ng ilaw, yung may makinang tinang ganun. Okay, so, going back to our topic is, yun na nga. Nung paalis na kami, 4:36 kami nakaalis, and then akala ko makakapag-vlog ako dahil parang kaya ko naman, pero nagkakamali ako dahil hindi ko nga kaya. And sinabi ko naman to nung umpisa pa lang na first time kong sumama sa rides na ganito, at ang pintahan po naming resort at La Primavera Batangas Matabungkay. Ayun po. Tapos, edi namalengke pa kami, syempre kasi mamadali na nga kami, late na kami. Siyempre, mamamalengke lang naman, wala kami kakainin, di ba? Tapos, natakot kasi ako na, paano ba ito sasabihin? Malakas ang hangin. Siyempre, motor, di ba? Pero, mas malakas ang hangin. So, hindi ko kinaya mag-vlog. Kasi, kami nga natatangay, paano pa yung cellphone ko, di ba? So, konti lang yung tips ko. Kasi busy-busy, ganyan. Tapos yun nga, rise, hindi ako makapag-vlog. And syempre, pagdating namin doon, set up, luto, kain, habang kami, diba sa amin, nagsiswimming, in-enjoy na yung moment kasi saglit lang naman din kami kasi one day lang naman kami dahil hindi naman kami mag-overnight. So, hindi rin ako masyado nakapag-vlog kasi in-enjoy ka rin dahil alam niyo yun kapag ano, yung stress-stress kayo sa over something, mga family, love life, boyfriend, friends, and schoolwork, sa mga ganyan na deadline kasi finals, and parang nasarap na lang magdagat sa tabing dagat kahit madaming tao, pero ay, sinasabi ko sa inyo, ang ganda ng dagat doon, malinis. Yung nasa mababaw ka lang may mga isda na nakakatuwa, tapos pwede doon yung cottage mo as nasa dagat ka talaga. Pero di kami doon nakapag-cottage eh. And then, syempre, iinom, and mga biroan ng mga kasama, and ako, dalawa lang aming babae. Makikita niyo, nakikita niyo naman siguro sa vlog, di ba? Na dalawa lang kami ng girl. And, so, ayun, nakakapagod siya talaga. And, nung pa-uwi, may konting clips ako nung pa-uwi, pero nung simula nang nagdilim, hindi ako nakapag-video kasi, yun, hindi ko rin kaya, dahil, mas lalo na nung pa-uwi, kasi pagod eh, babad sa dagat. Ito nga, hindi, ayun, may, tawag dito, nalimutan ko tawag, nasa dulo ng dila ko eh. Kasi may bakat yung ginamit kong swimsuit, tapos sunog-sunog yung dito ko sa braso. Ewan ko lang kung makikita siya dito ah.
kita hindi kita eh. Basta ano, talagang sunog siya. Kasi ang init. Diba? Bukod sa init sa tabing dagat, syempre. Ewan ko, basta ang hapde. Kasi nababad ako. Ganun na yun. Dami mo pang paano. Ano nakatagito si ate mo? Hi, Diyos ko. So, dami mo, ang dami ko pang dadain. Ito na, ituloy na natin. Nababad ako sa dagat, syempre. Sinulit ko yung habang nasa beach pa ako dahil hindi ko alam kung kailan ito ang susunod. And ang hapde ng balikat ko, braso ko. Sinasabi sa inyo, ang hapde, pati na dito ako, piling ko na sunburn talaga ako. And ayun, so nung habang pauwi kami, talagang, ano yung pagod. Tapos ako kasi yung pag nasa biyahe, yung after ng ginawang lahat, yung tulog. So syempre sa motor, hindi pwede yun. Kaya as much as possible, iniiwasan ko. Kaya lang, alam niyo naman yung tulala ka lang na ganyan. Tapos, nagulat ako, tinatapik na ako. Kasi nakatulog ako. And alam niyo yan, mga riders, na bawal yon. So, ngayon, alam ko na sa next rides na ganyan, syempre pagod talaga. Magbabaon ako ng kopi ko, 30 degrees Celsius. Mayroon yung matapang na yon. Parang hindi ako antukin kasi maski ako, umiyak na ako dahil takot na ako makatulog sa biyahe. Alam niya na hindi pwede yan. So, ngayon, alam ko na yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin kapag may rides. Lalo na hindi ako nakatulog noon dahil hirap na hirap akong makatulog. So, ayun. And, kumain pa kami ng ano, mami. Yun nga, sinabi ko kanina sa Paris Mami House, gano'n. Libre kami ng bago kong ninong. Alam niyo kung bakit ko kayo ninong ngayon. Kayo nagsabi. So, pamasko ko. Birthday gift ko kahit tapos na. And, sobrang thank you po sa kasama ko. Sa lahat sa kasama ko sa ride sa to. Thank you po lalo na sa ninong ko. Thank you. Super. May lindol. Grabe naman ah. Ano kung magpukuya ko. So, yun na. Super thank you po talaga. Nag-enjoy ako dahil first rides ko to. So, ayun na nga yung kuya ko. Padaan ng padaan. And ito, super worth it. And enjoy ako po talaga. Sa susunod po ulit, sasama po kami ulit. And super thank you talaga. And enjoy talaga ako. And so, dito na rin nagtatapos siguro tong vlog na to. Kasi, umano naman yung kuya ko. Kasi, kailangan ko pa magpahinga, kailangan ko pa ayusin yung mga gamit kasi tignan nyo, talagang ang gulo. O, diba? Kaya dito na lang din ako nag-background kasi kita nyo doon na magulo talaga siya kasi talagang pag-uwi, tulog. So, yun, as I was saying na pagkatas aming kumain, nag-uwian na lahat, ako dumaan pa kami ng tindahan kasi syempre nagbukas yung tindahan eh. Bantay doon yung kaibigan namin, si Mika. Makikita nyo sa mga next vlog ko. Ang next vlog ko, doon ako magpa-vlog sa tindahan. At basta marami pa yan. Kaya abangan nyo guys. Click the notification button below para ma-notify kayo sa every upload ko ng video. At mga bagong video. So, pagkatas namin kumain, tindahan, nag-ayos pa, nagsara pa kami, tas uwi. Tapos, lapag lahat ng gamit, ako, chinage ko. Kahit bagsak na ako. Bininit yung sarili ko na i-charge lahat. Yung powerbank, yung GoPro, dalawang cellphone, yung tablet. Kasi, alam ko, kinabukasan marami akong kailangan gawin. At, isa pa pala, malaman tong boss sa to. Hindi ako nakapagbukas ng tindahan kasi hindi ko kinaya. Talagang, sakit ng ulo ko, sakit ng katawan ko, ng puwet ko, yung mga baligad ko. Hindi ko kaya. Wala ko ng rest day. Pero, sinasabi ko sa inyo, worth it talaga. As in, enjoy na enjoy tong rides na to. So, pasensya na sa ayun, sa sobrang is ko na nabubulol ako, natumba ko yung cellphone. So, ayun na ulit. Ulitin natin para maayos. Dito nyo ko yan. So, sana nga nagustuhan nyo itong vlog na to. Kahit napakagulo ng vlog na to. And sana magustuhan nyo pa yung mga susunod ko vlog. And
Kung bago ka pala sa YouTube channel ko, subscribe ka na and hit nyo yung bell button para ma-notify sa kada upload ko ng video. So, ito na talaga. Nagtatapos ang vlog na to dahil pagoda pa ang ate nyo. And kung meron pa kayong mga gustong ipa-vlog or anything, comment down below and that's it. Thank you. Bye-bye! I'm undecided, excited.